Sa halip na baril, lapis ang hawak na armas ng mga bata sa paaralan ng Inug-ug Maguindanao. Pakikipaglaban sa kamangmangan ang kanilang inaasinta. Dito ang mga guru nila ang nangunguna. Sa ulat ni Hera Sanchez, tunghayan ang mga naibang kwento ng laban nila. Di naputok ng baril o bomba ang maririnig sa bayan ng Inug-ug sa Maguindanao. Malaki daw ang pinagbago ng mga bata ngayon kumpara sa dati. Kwento ni Dhats Andy. Hirap daw siya noon sa pagtuturo. Nung dumating ako dito, ma'am, ang mga bata na tinuturuan ko is kahit linya wala talaga, ma'am. Si Enye, sabihin mo, Enye. Pati pag-uugali ng mga bata, bumuti rin. Kadalasan dito, ma'am, biglang may nag-aaway, nagsusuntukan, ganyan. Meron pa nga mga estudyante kami dito dati, ma'am, na talagang hindi mo maawat. Grabe sila pag nagkahilahan ng buhok, wala yan. Kahit 5 oras yan sila, hindi yan sila nagpapaawat. Ito daw ay epekto ng ilang taong gera sa lugar nila. Kasabay ng pagputok ng gera ang pagguho ng pangarap ng mga bata. Tila inagaw na daw nito ang kanilang kinamulatang lugar. Nilikas ang mga residente at dinala sa evacuation centers. Wala na ring matinong eskwelahan. Nasira sa bakbakan. Tumulong sa pagpapagawa muli ng eskwelahan ang Community and Family Services International o CFSI. Sinimula nila ang Arms Are for Hugging, isang proyektong tutok sa pangangailangan ng mga komunidad na nasa gitna ng kaguluhan. Napamahal na kay Dhats ang pagtuturo. Nang malaman na maaari siyang maging full-time na guro sa Inug-ug, di siya nagdalawang isip. Bilang guro, ito daw ay isang bagay na di masusuklian. Makita ko lang na naging masaya yung mga bata at saka yung minsan nanalo kami sa mga competition, drawing contest, poster making contest, creative making contest, mga ganyan. Parang achievements na yun sa akin. Ito rin ang nagbibigay liyab sa mga pangarap niya para sa mga bata. Gusto ko makatapos sila sa pag-aaral, matuto sila sa buhay, matutunan nila yung mga pinag-aralan nila. At higit sa lahat, gusto kong magkaroon sila ng magandang buhay.